Good morning. Pasensya na kayo kasi ang YouTube ay hindi ba nung first Sunday ng January na after mag-preach nakadamaan yung lindod ng panakit ng aking lupang katawan. Pero binalik sa normal na kalagayan ng Panginoon ang lang yung tiyang ko, no? Pero pagbalik nga nitong February, no? Ang mga naging panakit naman ng aking ano, no? Lahat ng aking mukha, no? Sabi nga, lalo na itong aking mata, no? Pero nagulat ako dahil na nire-review lang ng Panginoon ng aking mata dahil nga yung aking mga pagbabasa lalong naging malinaw na, no? Makadama akong panakit ng aking mga mata. Lalo na yung aking ilong pe, no? Pala, nung naayos na yung ilong ko, sabihin, ang ganda ng aking paghingi na gano'n, no? Sabihin, ang Panginoon ay talagang inihanda lang talaga ng Panginoon ng aking lupang katawan, lalo na sa kasi nung Wednesday, nagpunta na ako sa Cubao, yun nga yung ating mga kapatid, lalo na yung mga pinsang ko, no? Lalo yung mga anak ng mga kapatid ko, no? Namiwis nila yung ating pagtuturo ng salita ng Diyos sa Bible kung saan sa Cubao. No? Eh, inakala na nila talaga dahil daw February daw ay pwede na. No? Pero hindi ko lang pinagit sa kanila na talagang mayroon akong nararamdaman na ang pananakit ng aking lupang katawan. No? Pero nung nakita na nga nila ako, sabi nga nila, oh, Michelle, eh, yung lahat ng mga taong talagang mga namigis sa'yo na talagang yung salita ng Diyos, lalo-lalo na yung mga naging mga estudyante mo ng nakaraan. Yung nga, yung Master of Divinity na yung kanilang pag-aaral sa akin. Yung binabanggit nga nila, ito nga yung aking message sa inyo, the goodness of, no? Of the house of God. No? Alam niyo, 1992 pa ito nung ating galaw ang pinangaral talaga sa kanlalo, no? Mga pastor na naman yung mga estudyante ko. Pero alam niyo, mga testimony raw nila, no? Talagang dahil nga raw sa the goodness of the house of God. Kasi nga, alam niyo naman, ito nga, ako yung ngayon, kaya nga isi-share ko lang sa inyo dahil nga itong ating main church, ako'y hangang-hanga talaga, blessed na blessed ako talaga sa church natin talaga ng ating main church. Itong house of God na ito, church to, no? No? Pero para malaman talaga natin ang ating gagawin talaga sa ating church, no? Kaya nga, alam niyo ang mga talagang mga tao, mga talagang napagpala sa inyong likod sa aking Ginoo, para marali yung mga salita, no? Tungkol sa tahanan ng Diyos, no? Kaya sabi ko nga sa kanila, ang napakalaga talaga sa ating buhay bilang Kristiyano ay dapatin yung tahanan ng Diyos. Itong church! Diba? Kaya ito, ibabahagi ko sa inyo na talagang sabi mo nga, Bishop, pagka talagang gusto mo ma-rapture talaga, kailangan talaga na mag-concentrate ka talaga sa tahanan ng Diyos. No? Kaya dahil pag kinag-concentrate sa tahanan ng Diyos, siguradong mararapture ka. No? Kaya nga, yun nga ang testimony nga rin ng mga pastor na naghahanap nga sa akin, nga sa Cubao. Ako'y na-miss ko nga talaga yung aking talaga dapat nga talaga, February pa lang. Ay nagsimula na talaga ako, di ba? Sinabi nga sa inyo, February, nagsisimula na akong pagtuturo sa Cubao. Pero eto nga sabi ko sa live, nangako ko sa kanila, dahil sabi ko nga kasi may mga pastor kasi talaga hindi rin pwede dahil sa coronavirus. No? Pero yung mga kapatid ko nga, sabi nga, love, may coronavirus okay. So, alam niyo naman, nabagit na sila may coronavirus araw doon sa Cubao, pero sabi nga nila na mahalaga niyan talaga yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya yun ang nabagit nila sa akin na
dapat na bigyan ko na rin talaga ng pansin yung aking gagawin pagtuturo. Kasi tagal ko na dapat magturo sa kupo, hindi pa rin magtuloy eh. Yung aking kapatid nga, yung lugar nga na yung Bible school na classroom ko, no? Eh, ate, ano ba yun? Meron na itaas. Meron rin akong tutulugan, gano'n. Meron din akong pagpapayang nga doon sa lugar na yun. Hello? Kaya, pag-play natin na talagang ang likod ay talagang hindi nga sabi ko nga sa inyo. Nagulat nga ako. Ganito nangyari sa aking lupa katong noong January, lalo itong February. Kasi nga sabi ko nga sa inyo ang likod, no? Yung boses ko, simple lang kasi dahil, no? Itong boses ko na ito na ito, no? Ang daming nga sipuli ito na ano. Pagka ako umuubo, ang dami kong lumalabas na sipuli, no? Pero yun nga, nagulat na ako dahil sabi ko nga, yung boses ko okay pa rin. Kaya iniisip ko kasi, ako talagang iniisip ko, baka matigil ko na talaga yung aking gagawin pagsisikap sa pangangarap, pagtuturo ng salita ng Diyos. Kailangan magpahinga na ako dahil tagal ko na talaga eh. Pero ngayon pa ako yung mga kapatid na, kaya kami nagugulat sa inyo, pati matigong mga pinsir, pati mga pastor, nagugulat sa inyo dahil yung boses ko raw talagang same pa rin, ganun pa rin. Pero yun nga, no? Pray natin na talagang makabalik talaga sa tubo, no? Kasi inisip ko nga, kaya nga siguro nagkasakit yung ating mga ano, mga hindi na talaga ako pwede mag-aaral, magturo. Pero dahil sa dami nagpe-pray sa akin ng mga pastor dahil nanimiss nila yung aking ginagawang pagtuturo. Kita nyo ba, ang dami ko na nahaak na. Lahat ng mga sermon sa bawat aklat ng Biblia, na-connecta ko na. No? Ano yun? Kasi sabihin eh, yun ang binagit ko sa anlay, babahagi ko na sa kanila yun para talaga maibahagi nila sa mga nasabi ng anlay. Yung akin daw ginawa ng mga sermon, kakaiba daw talaga, hindi nila malimutan talaga. Kaya magandang epekto daw talaga yung aking ginawang mga sermon talaga, no? Dahil sabi ko nga sa inyo, mga ginawa mga sermon ay talaga, no, solid talaga yun ang ano, ng salita ng Diyos. Pabahay ko lang talaga yun, hindi ko ganoon yung mga binabanggit ko pa, no? Pero ito ang nais ko ibahagi sa inyo ngayon, ano? The goodness of the house of God, yung Psalm 65 verse 4, yun ang ating susing talata, no? Ayan, nakapakalagay yan, no? Ano nakalagay na magandang bahagi dyan, nakaganyan, no? We shall be satisfied, no? No? In the goodness, no? No? It's again, in the goodness of, ano? No? The house. No? Sabihin, yung tahanan ng Diyos. Ang tahanan ng Diyos na yan na pinabanggit yan ay ang church talaga. No? Kaya lang yan, tingnan sa inyo. No? Di ba? Sino sa inyo nung kayo ay nagsimula ng magsimba dito sa ating church? Masatisfied ba kayo? Oo, oh, di ba? Kaya nasabi ko nga sa inyo, nagulat nga ako sa inyo, kayo na kayo. Kanya, binabang, titignan ko kanina, nag-worship kayo lahat, talagang puro na talagang kayo, mga ano na, no? No? Ibig sabihin eh, talagang, laman na ninyo talaga, ito eh, ito nga, itong message sa inyo ay talagang makatotohanan na sa inyong lahat, no? Nakita ko talaga sa inyo na talagang, kaya nga, the goodness of the house of God. Ito church, ang house na ito ng Diyos na ito, ito yung church, no? Kaya ang ating main church ay ating talagang inaangaan, pinagtatanggol ko talaga ito sa lahat ng mga tao na nabanggit sa akin. Nanimiss nila dahil na yung, alam niyo naman, nung nagsimula pa ako dito talaga, nagpapastor ng ano yung maliit lang yun, no? Yun, natandaan niyo ba yun? Sa unang lugar ng ating church doon, ano? No, pero, yun nga, nasa inyo na talagang lahat ng aking naging maliit na simula ay talagang, no, naging magandang bunga sa lahat ng aking kagawa. Pero ngayon, aking bago ka dyan, the goodness of the house of God. Itong goodness of the house of God na ito, dahil sa aking pagpapastor sa Taytay, ito ang aking testimony talaga. No, sa akin po pastor sa Taytay.
No? Kasi yung pagpapastor ko talaga sa Taytay Rizal, no, na yung talagang nabi ko nga sa inyo, nagulat sila sa akin dahil nga dito sa akin, nasa Cubao, meron akong talagang special na ginagawa talaga. Ang laki ng income ko doon, no? Pero na ako'y tinawag na talaga ng Panginoon na magpastor, iniwan ko na yun, nagulat sila. Pero na ako'y nagpastor, nagulat nga yung mga tao nga doon sa Taytay, pambira ka, pastor, bakit ganda-ganda yung iniwan mo sa Cubao? Pupunta nga kami doon dahil nga sa humingi kami ng tulip sa iyo. Pero ba't ka nagpunta dito? Ganto, konti lang yung member ng church mo dito. Pero yung nga sa amin siya, the goodness of the house of God. Kahit na ilang piraso lang yung aking church member sa Taytay, nagulat ang lahat. No? Sapagkat, nabit nga sa inyo, naging more than 200, no? No? Ang naging 10 years na ito, pastor ko, no? Naging 200 ang church members ko noon at nagkaroon pa at yun na nagkaroon na ng mga daughter churches. Pero hindi ko lang pinagamit ng Sendalite Bible Church talaga na pangalan. No? Pero ako yun ang pasalamat sa Panginoon sa pagkat yun na the goodness of the house of God. Kaya yun ang nasabi ko sa inyo para talagang yun ang dapat natin sa pag tayo may church, no? Pag tayo ay members ng ating church, no? Talagang panatilihin natin ng kabutihan talaga ng Diyos sa ating, no? Sa ating tahanan ng Panginoon, ano? Kaya, yung sabihin niya, gagampanan natin lahat ng ating tungkulin sa Panginoon. So, pray muna tayo sa ating naging pag-araling masalita. Ang mga maraming salamat kung tayo muli, Panginoon, na ang pag-araling masalita, Panginoon. Maraming salamat kung tayo ng tatang kayo, tayo sa lahat ng mga taong pinag-usami, Panginoon. Salamat. Nagumpay na katulad, gabay yung sa iyong good, para nagumpay na achieve ang ating score, para nagpapakayan ng iyong mga salita, para nagpapaliwanag ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya maraming salamat at sa katulad, gabay yung sa iyong good, para nagumpay na achieve ang ating score, ang aking nagay pang na iyong mga salita, at sa mga kaya ito. Kaya nagabay ko lahat ng pagkakulad talagayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kaya ito, tatlo itong ating ano, yung there are three golden truths of the goodness, no, of the house of God, no? Unay, the feeling of God's presence. Yan ang napakalagang, no? Unay, the feeling of God's presence, no? Madama natin ang presensya ng Diyos. Yung bangalin yun talagang lagi. sa tahanan ng Diyos, sa church ng Panginoon, no? Natatama ba natin ang presensya ng Diyos? Amen. Yan ang napakalaga, di ba, sa ating pakikipon, sa ating church, di ba? No? No? Natatama natin yung presensya ng Diyos. Yan ang unang ating pag-aaralan, no? Ikalawa, the finding of God's joy. Yan, yun ang matapun natin yung kaligayahan talaga, no? No? Yung kaligayahan ng ating Panginoon, no? At isa-isa, ito malalaman natin kung ito itong kaligayahan ng Diyos talaga, no? Sa ating iglesia, no? So dapat natin na maunawaan talaga ano dapat natin gagawin sa kaligayahan natin sa Panginoon, no? Finding lang ba? No? Okay, susunod naman, ikatlo naman, no? The fulfilling of God's delight. Itong fulfilling na ito, ito yung pagtupad natin, no? ng kagalakan, no? Sa Panginoon. No? Kaya, ito ang nakala, yung gladness natin sa Panginoon ang napakalaga dito. Ito yung delight na ito, ito yung gladness. No? Means gladness ito. No? Sa tanong Diyos. Pero ito ang nais ko ibahagi sa inyo na talagang ito sa ating church talaga. No? Yung nasabi nga sa inyo, yung the goodness of the house of God, yun ang lagi natin dapat bigyan ng malagang attention sa ating pagsimba, no? Sa ating mga iglesia, no? So, lalo na sa ating nga, nagulat nga ako sa inyo dahil na, no? Sa mga pag-awit lang ninyo ng pagpulto sa labi sa Panginoon, talagang bigay na talaga ninyo. Lalo na, yung katawan ninyo, kamay ninyo, gano'n, ayan, ito, kasama yan dito yan, no? Kasama yan dito para maunawaan ninyo yung ginagampanin nyo niya, malalaman nyo ang talaga dito, no? Okay, now, ito, magsigurado, the feeling of God's presence, no? So, sa Psalms 27 verse 4, no?
Psalms 27 verse 4, no? The feeling of God's presence. Ito yung presensya ng ating Panginoong Diyos, no? Dumadama talaga natin yan. Now, so, sabihin niya, para at madadama, we must dwell in the house of the Lord. Oh. Sabi nga sa inyo, madadama natin talaga yung presensya ng Diyos kapag tayo nagsisimba. Kaya talaga dapat tayo sa church natin, madadama natin talaga ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Yun ang napakahalaga. Hindi yung napaka yung presensya ng girlfriend ko, ng boyfriend ko. Yan ang maraming ganyan sa church eh. No? Yung mga church member, no? Bibili sila sa presensya ng ano, ng girlfriend nila, boyfriend nila. Ha? Kaya may girlfriend na may boyfriend mo kayo, pareho lang kayong talaga ng nagpaano, pupuhitan ka sa church. Nga, hindi yung... Okay, the feeling of God's presence, ha? So, ibig sabihin, no? Kailangan talaga lang tayo talaga ay mag-dwell in the house of the Lord. No? Pagka talagang tayo ay talagang gumaganap ng pagpulit talaga natin. No? Okay, anyway, malalaman natin yung ano ng presensya ng Panginoon. No? Una, no? Feeling of God's presence ay ito. Una, Christians should love to worship God in the house. No? Yan. Ito napakalaga dyan. Ano? Christians should love to worship God in His house. Ayun ang napakahalaga talaga. No? Madama natin ang presensya ng Diyos. Anong gagawin natin? Pag-worship talaga. Pagsamba natin talaga sa Panginoon, no? Sa talagang si church. Yan ang napakahalaga natin tungkulin talaga sa ating church, no? No? I mean, to worship God in His house. No? Kaya nga, na, ito nga ang napakahalaga dyan, eh. Yung the goal of the believers, no? Na ba talaga yung mga purpose natin talaga ng mga mananampalataya para sa ano, no? To worship God in His house, no? Kaya, ito ang napakalaga dapat natin na maunawaan, no? Sa ating pagsamba sa ating Panginoon, sa ating church, no? Yun ang sinasabi ko nga sa inyo, no? Kaya kanina nga, nakita ko nga yung nag-worship tayo sa Panginoon talaga. Huwag concentrated talaga kayo talaga sa Panginoon niya. Ganun. No? Yun ang sinasabi ko nga sa inyo. No? At lahat talaga sa inyo talaga, na, no? Ay, ibig sabihin nito, no? Sa ating pagsamba sa Panginoon, damang-daman nyo talaga, no? Ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Pag nadama nyo talaga ang presensya ng ating Panginoon Diyos, no? Sa ating pag-worship, no? Talaga yung dedicated talaga yung ating pagsamba sa Panginoon. No? Yun ang napakahalaga, sabi ko nga sa inyo, yung lingkod na, di ba sabi ko nga sa inyo, cute pa ako, nung ano na yun. No? Sa ating pagsamba sa Panginoon, talaga very dedicated talaga yung lingkod. No? Hanggang sa maging cute ako, hanggang maging cute ako, hanggang cute ako, ganun, same pa rin. No? Kaya nga yung ating mga kapatid na sa kubaw, maaari nga nila, yun ang gusto daw niya talaga na ano, no? Madama daw talaga yung pagsamba talaga sa Panginoon. Kaya nga, yun ang aking pinapangaral talaga sa mga pastor, lalo sa mga tao, mga nakitinig ng aking pangaral na yung salita. So, ang salita po sa tanan ng Diyos kanila. Pero ito na napakalaga, yung pag-worship natin, no? Sa ating church, no? Yan ang napakalaga talaga sa atin. No? Imadama natin ang presensya ng Panginoon. No? Pag nadadama niyo ang presensya ng Diyos, pag nag-worship kayo, hindi yung, I worship you. Ay, naku, ano ba yan? Di ba? Kaya ang napakalaga, pag na, I worship you. Kaya, ganoon, di ba? Kaya nga, kanina nga, nakita ko nga sa inyo na talaga, no? Kung kayong sumasamba sa Panginoon ay yung daman-daman niyo talaga ang presensya ng Diyos. Yan ang napakalaga sa worship natin, ha? Naintindihan niyo ba itong Christians should love to worship God in His house? Kaya pakalaga kasi yung presensya.
presensya ng Panginoon, no? Na ang ibig sabihin niyan, pag nadama natin ang presensya ng Panginoon, di ba, lahat ng part na, di ba, ganun. Hindi yung, uy, bakit kanya ka? Ang gulo ng katawan mo. Sino siya nagsasaway ng ganyan pagka ikaw ay nag-word? Sinasaway ka. Di ba? Kanina nga, dami nga nag-ganap. Meron kayo na ako dito makakita na ba? Kasi nga sila. Meron kayo dito. Bakit ganoon? Kung di tayo sa presensya ng Diyos, bakit gagampanan niya? Na? Pero lahat naman sa inyo, talaga ano kayo? Siguro yung mga iba makaya hindi makapanan dahil masigit ko. Nakamasang palwit ko. Yun nga sinasabi ko nga sa inyo, sa mga ibang church, talaga pag nag-worship talaga, no? Lagi mali-mali talaga na ano kasi nga tayo, meron sila talagang ginagawa ng katungkulin sa pagsamba sa Panginoon. Dahil sa pagdaman ng presensya ng Panginoon talaga, no? Lahat ng bahagi na talagang lupang katawan talagang, mas nasabi ko nga sa inyo, ganun talaga ang pagdaman ng presensya ng Panginoon, hindi yung nag-worship ka, I worship you, I worship you. Hindi magiging madugod-dugod ang Panginoon dyan. Oh. Ay hindi mapapapala pag nasa gagawin yung pag-worship na yun. Kaya tandaan nyo, Christians should love to worship God in His house, in His church. Should love, hindi yung, hindi lang, Christian should worship God in His house. Pag-love, ibig sabihin niya, bigay mo talaga lahat ng buong buhay mo sa talagang pag-samba mo talaga sa Panginoon. Ha? Yan ang dapat natin na ano, malugod at malwalhati talaga ng Panginoon sa ating pagsamba. Why? Sa ginagampanan natin ng tungkulin. Dahil bakit ginagawa yan? Hindi-ibig ko talaga ang Panginoon. Ganun. Hindi mo talaga hindi-ibig ang Panginoon. I worship you. Ganun. Diba? Sabi niya sa inyo, pag hindi-ibig mo talaga ang Panginoon, pag nag-worship ka, kakaiba talaga ang kalagayan ng lupang katawan niya. Amen? Yun na, kanina nga, nagulat nga ako kanina sa ano, no? Ang klase na pala tayo sa pag-worship yun dati, piling-pili lang yung mga kataong nag-worship. Ngayon, lahat na kayo, talagang ano na, no? Active na kayo sa wala. So, ibig sabihin niyan, okay na, tupad na ito, no? Love to worship God in His church, no? In His house, yan ang ganyan, na? Okay? Ito naman ang susunod. Christians should desire God's beauty in worship. Ayan. Sino siya nakakadama ng kagandahan ng ating Panginoon sa ating pagsamba sa Kanya? No? Okay, Psalms 27 verse 4. No? Yan ang napakahalaga natin. Ano? No? Basta lagi tayo nagde-dwell in the house of the Lord. No? Kailangan madama talaga natin ang no, ang kagandahan ng ating Panginoon. Kaya ibig sabihin ang kagandahan ng ating Panginoon dyan. No? Seek God in worship. Yun ang ibig sabihin ito. No? Itong God's beauty na ito. No? Seek God in worship. Ito ang kahulugan ito. No? Seek God in worship. Eh, pag nag-worship ka, sabi nga sa inyo, hindi ka nag-worship, hindi. No? Talagang dadamahin mo ang ating Panginoon. Ating pag-worship. No? Na ang ibig sabihin ito, pagka ikaw ay nag-worship, no? No? Pag sinabing kagandaan,
Bukan gagal lu. I worship you, I worship the room. Itu kan dalam bayaran. Sabi mo sa inyo, marami nag-worship kada mo, dedicated, ano? Worship you, I worship you, Jesus! Sino sa inyo makakala ng ganun? Hindi yan God's beauty. Ang ibig sabihin niyan, seek God and worship. Pag sinig God mo ang worship, seek God in worship. Yan ang God's beauty. No? Kaya, yung nga sinasabi nga sa inyo eh, ang ganda talaga ng Panginoon. O ano? Ano ang ganda ng Panginoon? Kaya nagpapaganda rin ako. Ay, ang napakahalaga dyan sa God's beauty in worship. No? God's beauty in worship. So, sabihin, pag nag-worship tayo, damahin talaga natin ang agandaan talaga ng ating Panginoon. Na makikita talaga sa buhay mo yung kagandahan talaga ng Panginoon. Hindi yung naiinis sa iyo yung mga tumitingin sa iyo na nagsasamba sa Panginoon. Di ba mayroon mga nagsasamba sa Panginoon, nakakainis? Di ba? O, tandaan niyo ha, God's beauty naman. Ito napakahalaga ng ano? Okay, but, pero yung nga sinasabi nga sa inyo, no? O, kaya nakita na, I may dwell in the house of the Lord. No? Behold the beauty of the Lord. Yan napaka, behold the beauty of the Lord. No? Yan ang napakahalaga sa ating pag-worship pa yung beauty of the Lord. No? No? Masabihin na rin, we must seek God in worship. No? Ilebe na ba ito? Ilebe na? Ganun ba? Okay, nag-o-ordinahan ko pa siya mo eh. Oh, ring anak yun. Okay. Oh, sige. Basta ang napakalaga nito ha. Yung muna, love to worship God. No? Tapos yung nag-love. No? Desire God's beauty in worship. Ha? Yan ang napakalaga natin God mo lang. Okay, yan ang the feeling of God's presence, ha? Okay, susunod naman. The finding of God's joy, yan. Yung pagtakpo natin ng pagigayaan ng ating Panginoon, yan. The finding of God's joy. Ito talagang napakalaga talaga, the finding of God's joy, no? Ito una, well, by praying, singing, no? Praying, singing, preaching, teaching, and fellowshipping. Fellowship, no? So, yan ang napakahalaga ng ating ano, no? Blessed are they that dwell in the house. Ano napakahalaga? Praising, no? So, praying, singing, no? Teaching, preaching, and fellowshipping. Yan ang talagang tungkulin talaga natin sa God's joy, no? Kaya dapat para talagang matagpuan natin talaga ang kaligayahan ng ating Panginoong Diyos, no? Yung pag-pray natin, pag-awit natin, pag-turo natin, pag-preach natin, no? Ito ang unang dapat natin maunawaan. Okay, una. Christian's heart and blessing for joy to the living God. Yan ang napakalaga. Christian heart and bless, no? Sing for joy
yung nag-ibig natin. Ito na nga, binabanggit ko sa inyo. Pag tayo umaawit, para sa kagalakan ng Panginoon, yung heart natin at yung katawan natin, yan ang sinasabi ko na sa inyo. Pagka tayo umaawit, ay, yung puso mo talaga. Diba? Kadalan mo sa puso mo talaga. At yung lupang katawan mo. No? Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi yung iba nag-uro, I worship you, I worship you. Ganyan lang. No? Ganyan lang kasi mga ginagawa pa na ng mga Kristiyano. Hindi mo lang, hindi na lumabot ang Panginoon sa kanyang pag-worship, no? Nang ibig sabihin niyan, yung heart natin, sing for joy. Kaya kailangan yung heart natin. Pag tayo talaga, pag tayo tayo umawit talaga sa Panginoon, mag-sing for joy, di ba? Ano napakalaga? Yung puso natin. Di ba napakalaga sa pag-awit yung puso natin? Eh, pag hindi natin ginagamit yung puso natin sa ating pag-awit, I worship you, I worship you, I worship you, ay naku! Eh, pag ang puso natin, kaya ang puso natin, di ba, umiiyak ka pa nga. I worship you, ay katawan mo naman. O, iba sabi ko nga sa inyo, yung katawan natin, umunod ka pa. Diba sabi nga sa'yo, ang dami na lumulod ka rin, nakita ko sa inyo kanina. Dahil nakalulod, din ako. Yan. Flesh yan. Lupang katawan yan. Heart. Hindi yung, I worship you. Eh, yung flesh mo, ano? Ganun lang. I worship you. Pag napagpala ka talaga na yun, talaga yung lupang katawan, nunood ka talaga. Yun ang sinasabi ko nga sa inyo, huwag ka tayo talagang humaawit tayo ng kaligayaan sa Panginoon. No? No? Yung heart natin, no? No? Yung puso natin at yung katawan natin, kailangan talagang magkaroon talaga ng, no? Madulati talaga sa Panginoon diyan. Kailangan niya na heart and blessing for joy for the living God. Wala, pag talaga tayo ay no, madama natin ang kaligayahan ng Panginoon, subukan niyo yan. No, yung heart and blessing niyo. No. Pag umaawit kayo, bukan niyo yung heart niyo talaga. Damahin niyo talaga yung puso niyo talaga. No? Ang pag-awit, ang pagpapasalamat para sa Panginoon. Yan ang napakahalaga natin tutuloy sa Panginoon. Lalo-lalo na nga, eh, sabi nga sa inyo, yung katawan natin, yung talaga, sabi nga sa inyo, kaya nagulat nga ako yung mga regular natin, mga church member dito, nakaluhod talaga. Pang-klase talaga yung talaga. Eh dati nga, dalawa lang yung katulang yung nakikita ko. No? Pero ngayon, dami na naman. Sabihin yun, pagka Sunday, pag nag-worship talaga, ibig sabihin, napaalala ng Panginoon sa kanila yun. Kaya ginagawa pa lang nila yung tungkulin lang yun. No? So, yung heart natin, magdadama muna talaga, no? Ang pagsabasok yun sa akin, pag nadamang talaga yung kaligayahan sa Panginoon, yun ito yung pagdadata mo kaligayahan ako, anong ginagawa mo? Pag nadamang ang kaligayahan ng Panginoon, ay yun yun. Ang puso mo pagdadamang kaligayahan ng Panginoon, yan. Agang pa lang itong puso, lalo yung katawan mo. Ayun, agang pa lang talaga itong julik ko sa talagang pagsamba sa Panginoon. Okay, now ito naman susunod.
Christian focus their thoughts by praising, blessing, and lifting up hands in worship. Ito, napakalaga naman yan. No? Praising, blessing, and lifting up hands in worship. Yun ang napakalaga. Yung sinasabi nga sa inyo, lalo na itong lifting up hands. Sino sa inyo? Para mag-worship, nakataasan yung kamay. I worship you. Ay, mas pagod na ako. Sino sa inyo nag-nataas yung kamay, nag-worship kayo? Nagdadalman niyo para nakit ng kamay niyo? Kaya kapag kakayo guided by the Holy Spirit, hindi ko sabi ko nga sa inyo ang yung lingkod. Dalawang oras ako nagpipray, nakaduod ako, pataas sa aking kamay. Oh. Parang iniisip ninyo, eh senior citizen naman ako, bakit ginagampan ako pa yung ganun? May mga pastor na nagpe-pray din daw ng madaling araw, kaya lang, nakaupo na lang daw sila. Hindi na raw sila pwede makaluhod, masakit na raw nagtuhod nila. Kaya sabi nga lang, si Bishop na lang, ay ba talaga yun? Bishop, nakaluhod pa rin, nakaano pa rin. Kahit man may nadadama ako, mga kapalmanin ang aking lubotawan, pagdating na madaling araw, ginigising talaga ako ng Panginoon eh. Kaya pag nakaluhod ako, wala akong nadadamang pananakit, wala akong nadadamang ano. Pag ginagampanan ko talaga tungkulin sa Panginoon, naku, nalagang normal na kalagay ng aking lupang katawan. Diba, yun ang napakalaga natin talaga tungkulin talaga sa Panginoon. It is lifting up hands in worship. Hindi yung, Lord, I worship you, my spirit and my truth. Hindi mo, Lord, I worship you, spirit and truth. Kaya lifting up hands and worship. Kaya yung likod, walang problema yung kamay ko, walang problema, walang pananakitaan. Ma, si Bishop na sabi nga ng mga kapatid ko ato sa kapaw. Yung kapatid natin si Bishop, tingin nyo. Hindi naman nagdamot yan. Hindi mo nagpatoktor yan. Hindi mo nag-hospital yan. No? Bata pa yan. Kabataan yan. Siyempre, siyempre. No? Hanggang ngayon, tingin nyo kalagayan ng ating kapatid. No? Kaya natagpala sila sa atin dahil na nakita talaga nila ang ginagampanan tungkulin sa Panginoon. Kaya yes, sa'yo nga tayo, pala nanalangin na rin talaga kami, Bishop. Kasi talagang yung pinag-pray mo nga kami, talagang pinagaling na kami ng Panginoon. Kaya nag-pray na kami talaga. Sabihin yung mga kapatid ko. Hindi regular ang kanilang panalangin. Kaya nagpatuktor sila, nag-postbest sa'yo, nagagamot sila. Pero sabi nga, 10 taon na sila, papagamot at postbest lang. Pero noong pinag-pray ko, sabi ko na, pag pinag-pray ko na kayo sa Panginoon, huwag na kayong mag-doktor, huwag na kayong mag-hospital, huwag na kayong mag-amot. Mag-pray na lang kayo. O, nung ginang panalina na yan, ha, nagulat talaga sila. Kaya very close sila sa akin. Kaya ganun yung pag ako nagpupunta sa kuwa ngayon, yung mga kapatid ko talaga miss na miss talaga nila ako. Why? Namimiss nila ako dahil sa kabutihan ng Diyos. No? Ay pinahayag ko sa kanila. Kaya yun nga, sabi nga na gusto nila mag-aral talaga ng salita ng Diyos. No? Kaya yan ang napakahalaga, yung lifting up hands in worship. No? Kaya yun daw ang ginagampan nila yung pagsamba sa Panginoon. Kaya tandaan niya yan, yan ang pag nakalimutan niya, the finding of God's joy. Gusto niyo parang mabata ng mapanatili niyo yung matabang kaligayaan ng Panginoon. Yan, ha? So, yan lang napakalaga, ha? Yung heart and flesh niyo, siguraduhin. Ha? Lalo na yung lifting up your hands talaga.
regular yan. No, kung ilang oras, kung ilang ang ano ba, no, minuto ka nag-ataas ng iyong kamay. Hindi yung pagod na ako. No. Kapag nag-worship ka sa Panginoon, ano pag tubagal na yan, ako madadamo mo talaga. Madadamo mo talaga ang kaligayahan ng Panginoon. No. Yung kamay mo, kaya nga yung lingkod, di ba sabi nga sa inyo yan? Hindi yung ating daliri, no? Walang problema. No? Ano pa man ang aking ginagampanan ng aking daliri? Ano pa man ang ginagawa ng kamay ko? Ano pa man? Why? Dahil sa regular ng aking pag-uwis at pagsalamat sa Panginoon. Okay, ha? Yan ang the finding of God, Church. So, ito na. Ito na yung katlo. Mas ng oras. Okay, now, ito na. Ito na yung ikatlo. The fulfilling of God's delight, no? Okay. So, the fulfilling is a pagtupad ito, no? Ng pag-alakan ng ating Panginoon, no? Gladness, God's delight. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Yan, ha? Yan ang napakahalaga sa atin, ay yung pagtitipon natin. No? No? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So, yun ang napakahalaga dito, no? Ang ating talagang pagtupad ng nagagalakan ng ating Panginoon, no? No? Eh, sabi ko nga sa inyo, napakahalaga worshiping together with God's people. No? So, yan ang napakahalaga, worshiping, no? Together with God's people. So, yan ang ating dapat nating kampanan talaga. Kaya nga sabi nga sa inyo, no? Lahat na talaga, no? Worshiping together na, no? So, lahat na kayo talaga nag-worship na talaga. Ha? Worshiping together with God's people. Yan ang napakla. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kaya pag nagpunta tayo sa church, no? Wow, talaga. Lahat ng mga member ka na nagulat na nga ako sa inyo kanina, no? Na talagang nakaiba na talaga yung ginagampanan yung tungkulin sa Panginoon, no? So, ibig sabihin niyan, ito ang napakalaga, no? Talagang napakalaga ito, by worship together, no? With God's people. Yan. Ang ibig sabihin niyan, pag nag-worship ng isa, pinanunod mo lang. Pag may kasama kang kapatid mo sa church, pag nag-worship, pinanunod lang mo lang. Yeah. Pero sabi nga sa inyo, nakita ko na sa inyo lahat na kayo talaga. No? Yung pag-worship niya talaga sa Panginoon. Okay na, wala na. Wala nang ano, wala nang dati lagi. Iiwas yung ano. Ngayon wala na. No? Kahit na ano. Ang ibig sabihin niya na yun ang napakalagay pagdama natin ng presensya talaga ng Panginoon dyan, no? No? Okay, so ito ang napakalagay dyan, no? We enjoy to God's presence, no? To worship and praise Him. So yun ang napakalaga dyan. Yung talagang kailangan talaga mag-enjoy tayo talaga sa ating pa, sa presensya ng ating Panginoon, sa ating pagsamba, no? So, ito ang muna natin dapat na maunawaan sa tungkol sa fulfilling of God's delight. Christians who go to God's house must be excited to worship with God's people. Yan ang sinasabi ko nga sa inyo, no? We must be excited to worship God's people. So, yun ang napakaligay. Sabi ko nga, nagulat na ako sa inyo ngayon. Na-excited na lahat ang worship, no? With God's people. So, yung sabihin, lahat na ng mga tao sa atin, ano talagang, pag nag-worship na, yan ang sinasabi ko nga sa inyo. Natungkulin talaga natin sa ating church. Lahat na tayo talaga ay kinakailangan talaga mag-worship na. Yan.
Yeah? Christian will go to God's house. Nagpunta ka sa God's church, anong ginagawa mo? Yeah? Kaya ito napakalaga dyan. A Christian will go to God's house must be excited to worship God with God's people. No? So, ibig sabihin, lahat ng mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya, yun nga, no? Siguro yung mga iba nga, kaya hindi talaga mag-concentrate talaga ng mga kamay nila na, dahil magkakatabi. Pero talaga, marami talaga mga, ano, pag-worship talaga pag baka tamaan ka ng mukha. Kasi mag-iyak, hindi siya rin ko. Kaya talaga ngayon sa mga ibang church na ating pinag-aaga, pag-worship talaga, nagkakaibalay-balay sila dahil nga sa talagang, no, ang kanilang ang katawang taan lang ang mga kamay kasi talaga nila. No? O, yan ang napakalaga kasi lifting up your hands, no? Yan ang napakalaga talaga sa pagsamba natin sa Panginoon. But anyway, ito napakalaga, no? No? So Psalms 122 verse 1, yeah, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Yan, ang napakalaga na. I was glad when they said unto me. Kaya yan ang napakalaga, lahat ng mga pabalikan, lahat ng mga kasama natin sa ating church. Yan, no? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kaya ganyan. Kasi ganyan ka, punta ka sa church, magsamba lang sa Panginoon. Yan, ganyan. Ganyan ang talagang i-advise nyo sa mga tao na alam niyo may mga problema, tayo sa church, mag-worship ka. Ha? I was glad when they said unto me, let's go into the house of the Lord. Yan ang napakahalaga talaga. Ha? Kaya tahanan talaga ng Panginoon, napakahalaga. Ha? Bigyan niyo ng attention talaga yung tahanan natin. Kaya nagulat nga ako sa ating main church, talagang, no? Excited talaga, lalo mga pag-awit ninyo talaga. Pag-plase talaga, ano? Binibigay nyo talaga lahat ng boses ninyo talaga sa Panginoon. Ha? Okay, so ayan na muna, no? Christian who go to God's house must be excited to worship with God's people. So ikalawa na, no? Christians who go to God's house for worship will know that God is with them and that they are His people. Yan ang napakalaga. Sa pag-worship talaga, talagang ang Diyos talaga yung nasa tabi natin, nasa atin. No? Yan ang napakalaga natin pagsamba talaga. No? Yung talagang pag-tinatch ka talaga ng Panginoon, di ba? Sino sa inyo nakakadama ng ang paghipo ng Panginoon sa inyo na nag-worship kayo, di ba? Matadama natin talaga yung pag-ipo ng Panginoon sa ating buhay. Yan ang napakalaga sa ating pag-worship, no? Kaya sabi ko na sa inyo, no? That God is with them, no? God's house for worship will know that God is with them. So, ibig sabihin, matagin sa'yo talaga nasa atin, no? Ating ginagawang pag-worship talagang madadama talaga natin, no? Panginoon Diyos sa ating buhay. At yun nga, no, ito nakalagay dito, let us continue to go and pray before the Lord and seek the Lord of hosts. Yan. Yan ang napakahalaga dyan. Yung ating pagtagpo natin talaga sa ating Panginoon. No? Kaya dapat tayo talaga ay mapagpala sa ating tahanan ng Diyos sa atin. No? Gambat talaga natin lahat ng ating tungkulin talaga sa Panginoon. Ito talagang napakahalaga. No? Kasi yun nga, sinabi ko nga sa inyo, lahat ng mga pinakayat sa mga pastor, no? Nagulat nga ako. Kaya nga, nagulat nga ako pag in-invite nila ako mag-preach ng kanilang mga church, gugulat ako sa mga church member nila. No? Dati, pag nag-worship, ganun lang. No? Pag nag-worship sila, ganyan lang. Pero mahat, sabihin talaga na pagpala sa kanilang tuntang ang pagsamba sa Panginoon. Pero anyway, nga sabi nga ng mga pastor na sa
Ako po nga, kaya namimiss din ako yung mga daughter church pastor nila. Gusto nilang paaralin talaga nila sa akin. Dahil nga gusto na ipayag yung talagang message ko talaga sa mga bagong mga pastor talaga, no? Para talaga ma-develop talaga ang talagang mga spiritual na buhay. Pero anyway, ito nga sinasabi nga sa inyo, napakalaga ito. Kasi napakalaga nga yung papapastor. Pag naghahalaga yung papapastor, yung sabihin dahil sa ano, house of God, yung church. No? Kaya, hindahan nyo yan, no? Kung kayo manik, tatawagin ng Panginoon maging pastor. Hindahan nyo ito. No? This is the goodness of the house of God. Ito lang ang dapat natin nabigyan ng malagang attention. Ano? No? Yung ating relationship sa ating Panginoon ay napakahalaga talaga sa lahat. No? Okay. Okay, ito nga yung ano, if Christian who go to God for worship will know that God is with them and that they are His people. Okay, sa Zechariah chapter 5 verse 21, no? Sa Zechariah chapter 5 verse 21. Na ibig sabihin yan, no? Yan ang ipinapayag talaga ng ating Panginoon, no? At talagang sa tanganan talaga ng Diyos is napakalaga talaga yung ating worship talaga. And then the goodness of the house of God, no? Kasi yung church talaga ng ating Panginoon, ayun talaga napaglagtungkulin talaga ng mga tao tinawag sa kaligtasan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, no? Nung ako'y talaga nagtipon-tipon yung mga church people na mga member ng mga tipon kami, dami nun, no? Nag-worship, ako talaga yung nag-apayag sa kanila ng pag-worship sa Panginoon. No? Kaya ano nangyari ka sa mga tao? Ako, nagluhuran na talaga. Ano mo natin? No? So, ibig sabihin, yun ang napakalaga. Sabi nga, bakit kayo na ganyan? Sabi ka ng mga ibang tao. Nagdaman na namin ang presensya ng Panginoon. Yun. No? Kaya tandaan niya, ha? Pag nag-worship talaga tayo, ang napakalaga, madama natin yung the goodness of the house of God, no? In worship. So, ibig sabihin, ito ang napakalaga na dapat natin gagampanan na tungkulin sa Panginoon, no? The goodness of the house of God sa ating mga church, no? Kaya pinagayat ng Panginoon sa ating to, kaya dapat tayong lahat, no? Sa lahat tayo, ha? Hindi yung pag meron kang katabi na ano, hindi nag-worship. May masakit. Ha? Hindi nangyayahan natin, no? Nangyayahan talaga natin mag-worship sa Panginoon talaga ito, no? So, anyway, kaya nagulat ako kanina sa inyo, no? Na pag ang lahat na kayo ngayon ay talagang okay na, no? But anyway, bago na lang mag-pray na, no? Uordinahan ko muna si Pastor Joshua, so? Okay. Awit ko na, awit ko. I worship you. Okay. Awitin muna, awitin mo. Bibis lang muna ako. Awit muna kayo. I worship you. Okay. Sorry. When I look into your heart, be near. When I give.
ibinigay sa aking anak na ito na si Paul Joshua ay magpapo-ordain na as pastor. Alam niyo naman, si Solomon, yung aming anak, nang inordinahan ko, nakita niyo talagang ang naging batang umpay.